Yo, what's up mga kahardot? Ako po si Jerpy at sa araw na ito ay magbibigay na naman po ng bagong impormasyon tungkol sa aking ipakikitang video sa inyo. At bago ko po kayo dalhin doon ay tayo muna po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa biyaya at pagpapatnubay mo po sa amin. At lalong higit po sa aking pamilya at sa lahat ng mga taong nanonood at tumatingkilik sa video kong ito ay patnubayan po kami at ang mga tao nakapalibot sa akin. Maraming maraming salamat po Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, at bago ko kayo dalhin ay shoutout muna sa asawa ko kay Milo Gini Pasina ng Gabon, Calasiao, Pangasinan at sa aming lahat na buong pamilya. God bless at ingat po tayo lahat. Shoutout sa iyo. Maraming salamat mami sa suporta mo. At yun mga kahardot, atin pong puntahan. Hindi ko muna install niya ng ganyan ay tapos na, kulang pa rin yan mga kahardot. Yung gap niyan, lalagyan niya ng mortar. Yan. Dapat yan ay mapuno ng mortar hanggang doon sa loob. Yung paging lahat ng pagitan niya. Kasi ang pagkakitin niya, no? Yan, nakakarb din yan. No? I-carb, nakakarb siya. Para magawang carb yan, puputulin mo yung carbstone, puputulin mo yan para makuha mo yung carb na magandang pagkakakarb niya. Ayan, equal cut din yan. Lagyan ng ipit yung group niya, kabilaan, lagyan ng plywood dito, kabila, inipit nitong bakal na ito, binalok ko, tapos grout na lang. May konting buhangin na binistay ang paghalo niyan. Hindi mo papapansin kasi yan dahil pinong-pino na yung pinakapinong buhangin na ang obligadong imimix niyan. Ayan. Halo lang doon sa timba. Mabuti para walang malis yung pagkakabilog-bilog. Ayan. Kumuha ng plastic. At yun. Ilalagay na doon sa pagitan. Alam mo naman yan, pagka napuno na, siyempre, aawas na. Thank you.
Pinapantay niyang mabuti. Para makinis ang pagkakayari. Yan ang purpose niyan. Garmula, fabricated garmula, concrete palletizer. Yan. At pagkatapos noon, nung garmula na yon, titirahin pa rin ang foam yan. Gawan pa rin ang foam. Yan. Tinupong pa rin foam. Para malinis yung mga konkrito sa gilid. That is the purpose. Ayan o, oh. Nilalagay na yung guide bar para sa groove. Ayan. Kaya yung groove niya pare-parehas. Kasi isang guide bar lang ang gagamitin mo dapat. Ayun. Tapos yung ilalim naman. Paglalagay ng grout at ng groove ng curbstone. Direct finish, mga kahardot. Direct finish siya. At nung matapos, yan ang naging hitsura. Pare-parehas siya. Yan. Ayan. Pare-parehas na ang groove. Diba? Yun mga karot, maraming salamat sa panonood ng video kong ito. At kung may natutunan ka man sa nakuhang informasyon sa aking video ay maraming salamat at congratulations. Maraming salamat. God bless. Hello, shout out sa asawa ko kay Melody ni Pasina ng Gabon, Calasau, Pangasinan at sa aming buong pamilya. Bye-bye.